about Tito Alfie and Mother Lily? Sure. Ano, are you trying naman to build a bridge, to help them make up? Hindi kasi, Chris, ang hirap kasi if you try to mend something na, yung friendship kasi ni Tito A at ni Mother Lily is really rare and matagal na silang magkaibigan. Super. Hindi ako ang tao na maaaring makagawa ng paraan para sila ay mag-usap ulit dahil naniniwala naman ako na kaya naman nilang gawin yon in their own time. Baka pag pinush ko at pinilit ko na mag-usap sila, mas makasama pa. And ano, di ba? Kasi respetuhin natin na sa edad nilang dalawa, alam na nila kung anong ginagawa nila. Yes, but oo. Mahal natin silang dalawa and we hope na sana maayos yan talaga. Oh, ako sana lang, di ba? Sana hindi na lang siya nangyari. Kasi hindi maganda yung itsura, hindi maganda yung eksena, pero sana makalimutan na lang siya ng tao kasi they are two very passionate and outspoken yes, individuals. Oo. Siguro ano baka lang baka emotional din at that time. Hindi, maling ano lang. Yung maling sitwasyon, maling kondisyon. So, let's hope and pray na someday, everything will be okay. Tapos we also want to ask you, binisita mo si Ms. Sharon Cuneta? I was there yesterday sa bahay nila and nung isang araw. Kamusta na siya after yung nangyari sa Facebook and her confession? Actually, okay naman siya. Nang pinag-uusapan niya namin kagabi, yung open letter niya, it was intended to her supporters. And then yung iba, parang na-misinterpret yung sinabi niya that ito yung panahon na parang ang intindi ng mga tao, ngayon siya depressed. Hindi. At sinasabi niya, dumaan siya sa depression. Yun yung sinasabi niya. Yun yung ina-explain niya. Kaya natatawa din kami kagabi kasi yung mga tao parang dinidikit na kagad kay Robin Williams yung depression niya. May mga ganun na parang if you're depressed, may suicidal tendencies. Oh, oh, the hindi, very fact hindi. That you have the courage to talk about and it. And admit. Yes. Means na nalagpasan mo na. Kasi normally, di ba, while you're going through it, hindi mo pag-uusapan. Pero bakit though all of a sudden, she decided to come out with an open letter? Maybe she was trying to say sorry to her fans na parang feeling niya nilet down niya sila dahil nagpabaya siya sa sarili niya. Hindi niya inisip yung mga taong nakapaligid sa kanya. And then that's the time that she wrote na nag-midlife crisis siya and itong lahat ng pinagdaanan niya, hindi niya na-proseso ng maayos. Kaya ikinain niya lahat. Inamin niya lahat. So, ang masaya lang ngayon kay ate, there's peace, there's acceptance, and there's moving on. Bongga. Kaya, well, let's pray na makarecover siya with her weight loss and everything. So, kami, nakasuporta naman kami sa kanya. But she's doing very good. See,